Copper Lord. So let's see, ah. Okay, Claude. Ayun na nga, Claude ang binila dito. So Outbreak, Overlords versus RS1. Sino man na na-exit pala next laban na to? Simulan natin to. Yako yung 3-2-1. Let's go! Baka na! Eto na nga! Let's go! Yan, eto na ang tinambal ng Outbreak Overlords laban sa RS1. Siyempre, kung gusto mo ay sabay sa Thrill Excitement ka ba na amin na dalaman sa Bautoro, siyempre mag-register na kayo sa Sabong International! Tatlong tao po dyan sa aning pinned comment ang maaaring nyo pagtanungan kung paano nga ba tayo makapag-cash in, cash out or register sa Sabong International. Nandiyan po si Ma'am Levi Tuason, si Ma'am Altea Juan, at siyempre si Ma'am Christine Abila. At the same time, i-download na po natin ang pinakabagong application ngayon na like ko, like nyo, like natin lahat na like ka up. And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV para maabot natin ang ating road to 100K! Yes, let's go! Eto na yan. Siyempre, pakilala ko muna dito ang side ng Outbreak Overlord. So, Krizil, gagamit dito ng Popol and Koopa. Alzerg naman para sa kanyang Paquito. Uninspirer para sa kanyang Cecilion. Ven naman gagamit ng Harit, at Spectre naman para sa kanyang Jason Shin. At syempre para sa side naman po ng RS1, nandito po ang walang pangalan na si Eve, si Kit 08 ang gagamit ng ating Johed, kay May Lang Lods ang gagamit ng ating Benedetta, Carol M ang gagamit ng ating Uranus, at Balong para sa kanyang Claude. Ayun nga, ito Yako, medyo nararamdam ni Carl Tellam dito yung damage nito ni Ven with a Chrono Dash, and umpisa pa naman ang laban, so hindi pa ganun katangke itong si Carl Tellam. But let's see, 35 seconds away for our first turtle to spawn. At same thing, pormahan lang naman ginagawa ng RS1 dito for the farming. And both of the course lang naman, busy na sa pag-farm niya ako. Yes, at ito Yako, para sa ating RS1, they should end this as fast as they can. Dahil kapag tumaba rito ang ating Cecilio, nako, isang one-hit delete indeed, papatay ng hero to, mga Sir Jim. Tama. Mala Aldous ang isang Cecilio. Kapag tama. Yan, na-full stack, nako, napakasakit niyan. Oo. Nasa mali yun pag gano'n niya ako, ha? Yes. Eto, tingnan natin dito ang papasok dito. Pero yun, nakaready na agad yung clone doon ni Claude para pumasok siya. Ang damage dito. Ejector! Oh, miscommunication! Ako! Nakapali pa. Bakit in-ejector out niya? Nag-SS na nga si Kai May Lang Lods. Medyo nasa mali yung ejector. Dapat pang save na lang yun. Tinipid na lang niya dapat. Pero still, nangyari na nga mga dapat mangyari. And that is a 1-for-1 trade, mga kaibigan. But still, that will go in the paper nating RS1. Ayun, nakuha nga natin turtle doon ng RS1 na si Claude dito. Crazy lang. Hindi niya nakuha. Hindi nakaporma si Spectre doon dahil may 4 kantos. Yeah, oh. Maganda, maganda. Pinapakita rito ng ating RS1 na starting sa ating laro, mga kaibigan. Pero let's see kung hanggang dulo pa itong pinapakita ng kagalingan or mai-intro boys ba sila rito. Naku, napakasakit nga ng Cecilio. Kita mo naman, na level 4 pa lang yan. Yako, ubus ka agad dito ang minion wave. Eto, Krizil dito ha. Ginagamit na, pero yun, medyo hindi nakuha nga ni tropa si Krizil at ang alaga niya lang. Yako, Yako, medyo mahirap talagang huliin na isang Popol and Koopa. Yako, especially pag nalapitan yan ng ating Johed, pwede niya pabalikin yung aso para ma-stun nga ang ating Johed. Ayun na, flame shot sa mukha kay Krizil. Delikado siya. Wow. Yes, plato papatay sa kanya. Mountain Shocker ginamit dito to locate the position of the enemy. So yun, kay May Lang to Lodge, nakapwesta sa taas at klasikong bakbakan to ng kamao at ng Yako, ng yes. Kunay, no? Ay, Kunay, Katana. Dahil klasiko, the Paquito versus Benedetta, ang dalawang di nagkakapatayan pero banatan ng banatan, hindi. Tama ka dyan, Blazing Duvet dito, wala pang damage yan. At yung stack nung dito, yung attack speed ni Claude, wala pa. Unstoppable force, ejector, patay. Ang ating tropa si Paquito doon, nagamit ni Alzer. Good thing din niya na ginamit yung ejector niya this time niya ako. Kasi miscommunication na naman niya pag nagamit niya yung kanya ejector doon. Pero nagantihan nga sa baba ang tropa na si Cartel M, si Uranus. So napigyan nga siya doon ng ating Cecilion. So ito, gold tower abuse ba mangyayari dito? Yes, it is. Para sa ating bottom tower, and they can already take down this tower, Yako. Pero maganda, pinapakita rito ng ating Outbreaks Overlord. So hindi sila masabay sa tempo ng ating RS1. Instead, palitan bigkas ang gusto nila mangyari. Take nyo yung top lane namin and take namin yung bottom lane nyo. So, which is medyo maganda, mga kaibigan. But sadly, hindi nila nakakuha nga ang ating, oh, baksak na naman doon ating Popol and Koopa, running low rito ang ating Cecilion, pero may mangyaring habulan pa ba? Ako, ang Joey natin yata ang madadaling. Eto na, Zaman Force, nag-dance with you tonight, pero
walang masyadong ano, mana pa ang ating Venko. So hindi siya pwede mag-proceed ng mag-proceed doon niya ako. Yes. Nako, kayo may lang tol, Dodge, delikado ka. Pag nasunto ka niyan, nako, isang one hit ka na lang, nakatakas pa siya ako. Ang sakit indeed mga Sir Kip ng isang pakito, pero still Benedetta do manage to get away safely mga kaibigan at nakapag-recall na nga siya pa-uwi. Pero nako po, medyo precious at mga kaibigan. Dahil eto na, pinapanatan na ang ating turtle dito ng ating Outbreak Overlords. Ayun, tingnan natin yung mangyayari dito. Kanagat-kagat nga sa puwet ang ating walang pangalan. Eto, Zaman Force sila pag, pero doon siya sa kabila nagpunta at walang mangyayari ako kasi walang follow-up doon sa ating mga tropa at ubos ang mana ni Ven dito. Delikado, Cartel M. Nako, nagpapahabol. Yes, he will fall down the hands of Yusin Shin. Unstoppable Force Ejector dito para sa ating tropa si Ven, pero mapapatay siya doon. Miscommunication again, but the Blazing Duet is there. Yes, Harit will fall down, pero medyo delikado na si Balong dito at naman na micro niya nga ang ating tropa, pero nagamit niya na yung retry niya, Yaku. Yes. Sabi dito ni Alsterg, nako, nagamit niya yung retry, nalabakbakan na tayo, pero yun, nakuha successfully nga ni Yusin Shin. Patay ang ating isang tropa doon, pero nakatakas pa si Krizil. Anong gagawin mo dyan? Kay Maylang Kolods, nako. Nako, yung pagkakas ng 4 kantos, medyo isa't duwag ang pagkakas. Sana inusod niya ng kapirasang konti. Definitely may na-pick up siguro sila kung naiusod nga niya. At ang tagal ng backup ng ating RS1, kaya naman medyo nahihirapan sila na makipag-contest nga dun sa ating Turtle Yaku. Unlike sa ano, Outbreak Overlords, kumpleto sila, nandun sila ng lima mga Sir Chief. So tama, medyo mabagal ang ikutan ng ating RS1 mga kaibigan. Tama ka dyan Yaku, so talagang maganda ang naging pwestuhan dun ng ating mga tropa. But let's say na nga, Pakito has been slain on the top lane again. Cartel M, medyo delikado dito, papasukin nga siya dito. Na-retry siya, pero nag-change target dun kasi nga natamaan at nagtago sa boss Yaku. So, yes, bottom tower will just fall down the hands of Yusin Shin. Pero grabe, ang sakit ng Yusin Shin. Nakita niyo naman, that is a Uranus mga kaibigan. Eh nako, para namang ginawang mage lang ating Uranus. Napakalabot indeed nung YSS na ang tumira sa kanya. Same thing sa ating Harit kay Yaku. Nako, anong ginagawa mo dyan, Balong? Medyo delikado yan, pero si Crazy nang papas lang dahil sa pagpopuling kupa. And there you go, 4 kantos binabalang na nga rin dito, nagkasayawan sa dance floor, pero tinigil niya rin agad. Naku, ba't niya tinigil, Yaku? Yaku, nandun yung Harit sa bandang ano, sa may bandang blue buff natin. Sa NPM, hey, kasi sure, walang blue buff yung Harit, Yaku. Eh. Kayang-kayang banatan sana yun. At eto, pero Yaku, hindi nakagaw ng blue buff yata rito. Nakuha pa rin ng YSS ang kanyang blue buff. Yes, nakuha pa rin niya. Maganda pinapakita both teams natin mga kaibigan. Samantala ito, ang ating pakito, nakipagpalit na siya ng lane dito. Yun. Kanina nasa taas siya, ngayon nasa babaan na siya. Naku, sabi niya, paano tayo dyan, Sir Chief? Sabi niya, ito naman bubugbugin ko kasi Benedetta na hinaban sa ejector is ready doon. Pero din yung atabutan niya, pero yun, nabigyan pa ang ating pakito, unstoppable force at ang ating slide na porong nilapag na nga rin doon. Yes, pakito has been slain. Grabe, that is the fourth death ng ating pakito. Tama, mga kaibigan, talagang binabawag nila at galit na galit indeed sa pakito rito ang ating RS1 mga kaibigan. Tama ka dyan Yaku, ito na nga ang ating bottom third dito, pinipilit na nga tapusin, pero yun ang ating mga minions, antayin nyo na lang. Yes, ito babasagin lang, and there you go mga kaibigan. Tier 1 Sour going in favor ating RS1. Pero ito, meron na tayong turtle dito. Binabanatan na ng ating RS1. Pero nakapoma rito ang Outbreak Overlords. Pero nako! Ako, delikado yung Cartel M. Nag-purify siya bigla, Yaku. Medyo masakit indeed ang bakbanat doon. Puro long range dito kasi ang ating Outbreak Overlords. Yaku, kaya talagang medyo may kalalagyan dito ang ating Uranus pag nagpakit-cute siya ng konti. Tama, sakit na nga dito ng ating drop ang Blazing Duet. Grabe naman yun, Yaku. Sakit ng damage, ha? Ang sakit indeed, Yaku. Pero nako, in terms of late game, Yaku, may palagpalag dito ang Outbreak Overlords for having YSS and ano, Harit. Samantala para sa side naman po ng ano pala, tsaka na to mention si Cillian, Yaku, late game maestro yan. Tama, bumabaligtad ng laro ang ating si Cillian mga Sir Chief. Ayun, eto tingnan natin dito, Yaku, si Ben nandito, pupuweso, nag-aantay, magde-def lang siya dito, 80 seconds away for our first lord to spawn. And tingin ko magiging long game to para sa dalawang kupunan niya ako kasi wala masyadong engagement at objectives na nangyari dito, Yaku. Yes, nako eh, kababasig pa nga lang na isang tier 1 tower din sa ating bottom lane, pero to running low ang ating Uranus dito, pero that Yaku, mas masakit yung plato, Yaku, ha? Nabibigyan pa ata, Yason Shin is there, mabibigyan pa nga siya. Nagpaka-greedy siya, pwede pa siya tumakbo. Delikado, makukuha ba na doon si Ben? Delikado, Zaman Force, hindi niya tatuloy. Pagsak, double kill for our Benedetta. Pero nandiyan na, yung Kamao, sumusuntok na. Delikado, yes! Napatay nga doon ng ating Joy Blazing Duet. Oh my God, walang takas bakery dito. Na, brother, pasukin mo yan. Tsa-tsag, tsa-tsag. Naku, napaiyak pa nga doon, oh. That is a wipeout, man. Pakito yan. Isang stock. Sina niya yung dash bago yung ikot, kaya walang ikot. May, ano, may delay yung cast nung ganun eh. Yes! Sayang! Yaku, Yaku! Pero wala, Yaku, nag-aawatan sila ng konting kapiraso doon. Ating Uranus, not unless, magkaroon ng isang ano, medyo
greedy na situation. Pero ito, spotted nila ng walang summon force na ating Harit. Pumasok ang Stumbleball Force Injector na kung hindi pa nagamit, Sir Kip. Hindi pa ito. Summon Force ulit. Yung Athena shield niya. Keeping him alive. Ejector, ginamit na nga doon. Papasok mo ba yung mga tropa Spectre? Patay ka sa akin. Iwas-iwas. Ito na. Mountain Shower, ginamit na rin dito. Natalanta pa. Nag-flame shot pabigla yung ating tropa si Yip dito. Nagkaagata na dito. 2-1 down para sa side ng RS1. Nako. Medyo tumalong ng konti ang ating RS1 doon sa galawan niya, Sir Chip. Hindi alam ng Ib kung anong gagawin niya. Napapaligid oy, siya, hindi. Blazing do it! Nakabigla si Krizzle doon. At wow. Spectre, isang hit na lang yan. May execute pa ang sasagot. Sabay, recall ng classic recall. Yeah. Grabe, ang ganda lang nangyari ro. At syempre, twist of fate na naman po ang pangyayari. Napig up na ang call ng ating Outbreak Overload na si YSS together ng kanilang tank na si Popoleng Pupa, mga yako. Kaya that is an easy lord para sa ating RS1. Pero buhay pa ang mga second turret dito ng ating top and bottom lane para sa side ng Outbreak Overlords, pati yung first turret ng ating middle lane. So yes, let's see kung may makukuha sila dito o kung may bababasag pala talaga sila dito, Yako. Pero Yako, napakahirap depensahan lahat ng turret na yan. At ito nga, babasagin na yung Tier 1 Tower. And there you go, Tier 1 Tower going in favor ating RS1. Ito si Benny, nahabol pa nga ni Benny. Ang sakit ng damage dito. Ni Kai May lang tulod, pero natamaan siya ng skateboard. Na ano, Yako, hindi niya napansin. Masyado nang gigil sa kill. Yes, kinakagat siya ng aso hindi doon at di niya naikas ang kanyang ulti. Pero kung naikas niya yung ulti niya, Yako, may kalalagyan yung harit natin doon. Tama dyan, Yako. Ito nga, Blazing Duet na naman. Sagot dito, Spectre. Wala ka nang pupunta. Patay ka na naman. Nako. Ang sakit indeed. Pero ito, nagbabalak silang depensa. Ang lahat ng kanilang Tori of which medyo mahihirapan silang gawin yan. Kasi, nako, all ay, Rico. Isang stock na ako, hindi nga kinaya. Bang! Yung flame shot, hindi pa ito mamaya. Pero ito, nakapag-stock dito ang ating Sicilian. Pero hindi pa siya gano'ng kasakit, Yako. Hindi niya pa kaya patayin kagad yung ating ano crash gear dun sa bandang hulihan ng ating mga minion wave. So medyo hindi pa maganda ang stacks ng ating Sicilian. Dapat kasi, ano, spam ulti to, Yako, sa minion. Bahay sa, ano, sa neutral creeps. Di ba naka-mid lane ka? Yung neutral dito sa kanan, dapat spam niya dun lagi yung ulti niya. Tama. So ito na nga. Uy, naku, si Pakito, delikado. Sinalo naman Blazing Duet dito ni Claude. Nako, skateboard, hindi na tama yan. Nako, naka-ready dito si Balong para makatakas agad siya. At ayun, mag-aggressive siya kunyari, pero yun, meron siya clone doon niya. Oh. Yes, mausay ang galawan dito, indeed, ng ating clone. Pero ito, papapasok mo niya, Blazing Duet. Dance with you tonight, dance with you tonight. Patay pa ang ating Yibya ako. Nako, ay, Diyos ko, gumagapang yung boy ni Spectre sa normal ni Balong. Nako, ayan na si Balong, galit na galit. Double kill pa nga sa kanya, basag na ating top lane dito. Grabe naman si Balong, Yako. Mahusay talaga tong Balong na to, Yako, kahit sa vlog, sa ano ba? Blazing Duet! Oh my God! Oh my God! Grabe ka, Balong! Kaya nyo natapos ito, Balong. Pero nasuntok siya, patay ang ating Claude doon. At walay, magago! Walang pa kayo! Magago! Mga bobo! Nako po, tumalong pa nga ng kabirasong konti dito. Ang ating RS1, instead natapos na, nagpa-doggy-doggy pa. Nako, hindi nga nila na-tower lock doon nung may mga minion pa sila kanina. Pero ngayon, mga Yako, nako, tignan natin kung magbabayad nga pa sila sa pagkakamaling kanilang nagawa earlier. Kanina lang, mga kaibigan. Nag-recall-recall pa! Ewan ko ba sa mga to, tatapusin na lang. Isang one hit na lang sana ang base dito ng ating RS1. Tigit-tigis ang kurot sana. Itapos na ang laban. Ang kaso hindi nga ganun nangyari. At ito, medyo masakit na ang ating ano harit dito. Dako! Pam! Patay siya. Pinasayaw sa dance floor. Hindi natuto kanina, Yako. May Yip ka niya tsaka harit. Yes. Bawal sumayaw ang harit sa dance floor ni Yip, Yako. Sayaw na sayaw. Binigay siya ng dance floor. Di naman siya mga tuloy bobo! Sumayaw. Ewan ko ba sa mga yan? Mga bobo! Nagagalit si Larry ga dun, eh, no? Oo. Mga lobo! Mga lobo! Nako. Pero ito, mga kaibigan, mukhang magpupush ulit dito ang ating RS1. Pero 45 seconds pa para lumabas ang ating level 2 lord, ang ating enhanced lord. Tapos na, tumagal pa. Ewan ko ba sa mga yan? Ewan ko tapos ba? Tapos na sana. Oh, yun, item check nga tayo dito habang binabanata sa cartel M na hindi naman mahabol. Yun, oh. Ito na ang ating Yason Shin dito. Medyo masakit na rin item niya. Going for endless battle after the Demon Hunter has Golden Staff, Demon Hunter, Warrior Boots, Raptor Machete, at Corrosion Sight siya dito. Last item niya dito siguro, Yako, immortality na. Siguro. Marahil. Pero, indeed, napakasakit na rin ang ating YSS, Yako, ah. Yun. Pero ito nga, naku po, mukhang madadali pa ang ating Uranus. Napang! Ang sakit. Ang lakas, ang sakit na rin talaga ng Harit. Isipin mo, kaya-kaya i-burst down yung, ano, yung Uranus na yun, Yako. What more, itong Joed or kahit sinong member ng ating RS1. Hindi kayo, parang nagbenta ng item tong si Claude. No? Sumalatapos ng laro, binibenta niya yung item niya.
Siguro, siguro. Kasi paano nangyari hindi siya full item dito despite having a 14.3k gold na ako, medyo nasa mali yung galaw niya rito. Nagbalak pa yata mag-exhibition niya ako. Medyo delikado ang kalagayan nila dahil sa exhibition kanyang pinagkakana. Or pwede rin naman Yaku na nagpalit siya ng item. Pero kung nagpalit siya ng item kasi Yaku for an immortality, sapat pa rin dapat yung pera niya, Yaku. Feeling ko talaga nagbenta ng item to, Yaku. Yes, nung patapos na. Nako, medyo nasa mali yung galaw niya rito at pwede rin ikatalo yan dahil sa kanilang laro na nilaro pa. Ganito talaga mangyayari, mga sir team. Ayun, patay pa si Na nilaro pa. Delikado pa nga ating tropa si Johed. Mabibigyan pa ba? Ayun na, sinuntok pa siya. Blazing Duet. Pero nati is na ang Blazing Duet. Double kill dito. Nako! Laro na nilaro pa. Laro na nilaro pa. Ganyan talaga. Paglaro na nilaro pa. Nako, yan ang sinasabi natin. Nako, ito. Full item na rin natin YSS. So I'm pretty sure, yes, the means. Para ibaligtar nga ang ating bakbakan, mga Sir Chief. Plus, meron sila si Silio na alam natin napakasakit. Ako, nagpa-cute ka ba dyan? Ay ka, naispatan pa nga doon isang tropa. Nako, sige Benedetta, papalika ka ni Spectre ngayon. Nako. Laro na, nilaro pa. Mga lobo! Mga lobo! Nako. Laro na, nilaro pa. Nako, ito naman, si Harit naman, makapag-zaman force. Eh, alam niyo, Claude yun. Ewan ko ba dyan sa isang yan. Pero ito, mukhang di rin naman kaya mag-lord ng ating Outbreak Overlords. Pero ito, pag to natalo yung RS1, talaga sisigaw ako. Mga lobo! Mga lobo! Ay, naku. Nag-recall pa kasi kanina. Tapos na. Brad, tapos na, Brad! Brad, tapos na, Brad! Ewan ko ba sa mga to. Kung nag-tower lock sila ron, tatlo sila kaninang nandun. Sana, tapos na nga sana to. Ang kaso, naku, nakita ko ba nang naka-tower lock doon isang ating Claude? Pero yung dalawa, di sila naka-tower lock. Pero nagbebenta ng item kanina si Claude, nakita ko. Oo, nakita ko nga rin eh. Medyo, ito nga, as you can see mga kaibigan, despite having a 15.2k on his network, eh hindi pula item ang isang Claude. Ay, naku! Pangalobo! Nako. Kasi inuuna yabang. Laro na kasi, nilalaro pa. Pwedeng-pwede naman na manalo muna, tsaka magyabang. Pwede naman yung ganun. Pero gusto kasi, nako. Ngayon, eto, medyo tagilid ang kalagayan nila. Paano? Laro na, nilaro pa. Yan natin naman. Hindi na nahin ka yung ano, no? Yung anpangala ulit na, yung kalaban ng ano, ng Bendrix Ipro. No. Grabe, sobrang lakas nun, pero wala kang maririnig maski isang trash talk. Iyon ang ano. Wala kang makita kung kahit isang recall, wala silang ginawa, Yaku. Talagang trabaho lang, push lang, banat lang, hanggang sa matapos ang laban. Meron masakit pa rin naman si Claude dito, Yaku. So let's see, ano mangyayari ha. Nako, eto. Eto, papasok ba? Sino makakuha? Siyempre, si Claude do. Pero delikado, patay yata si Claude. Yun, bagsak ang ating Claude. Nabigyan niya, delikado yung mga tropa dito, ang RS1. Nako, patay si Yip. Eto pa, nako, bus ata yung mga tropa. Nako po, nako po. Namamasko po, nako po, nako po. Namamasko po. Benedetta, kakat pa ng lane. Ayan na, nako. Laro na, nilaro pa. Ganyan talaga. Paglaro na, nilaro pa. Nag-cut ng lane dito si Benedetta. Pero matagal mabubuhay yung mga kampi niya. Benedetta, takbuhan na. Takbo na, Benedetta. Ayan si Harry. Bang! Bang! Eto na ata yun, ha? Yes. Laro na, nilaro pa. Tankin nyo na! Tankin nyo na! Nilaro pa. Tankin nyo na! Tankin nyo na! Hoy, tankin nyo! Ba't nyo paano yung ano nyo? Nako! Ba't pinapatay nyo yung wagon? Pero yun na nga, lalabas na rin naman dun. Ay, nako! Laro na, nilaro pa. Ay, nako! Ayan na naman. Ayan, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Laro na, nilaro pa, mga tanga. And syempre,